nakakampit mo. We are now ready to reach the pinter. Sarado mo yung ano, yung scuttle doon sa kuha o nakabukas pa. Water clear! As much possible, concise yung message mo. Oh, paano mo i-organize yung tao mo na okay sila o hindi? All your seatbelts fastened? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tapos? Magre-report na. Itong 1 meter above the water. Ay, sir, ano pa? Ngayon ha, sa sitwasyon ito ha. For safety, sir. Mm-hmm. Kung maalaman nyo, ano, for safety. Mm-hmm. Safety reason. Ano pa? Ano ba yung 2 types na pag-release ng lifeboat? On-load, off-load, sir. Oh, yun. On-load and off-load. So, bakit natin ginagawa ng ganitong kataas? Anong purpose natin? Para sir, makita kung maalan ba yung ano. So, anong release ang marinig lang. So, ang intention natin na pag-release ng lifeboat is on-load. Hmm? Yes, sir. On-load. Bakit on-load? Kasi nasa hook pa tayo, sir. Nasa hook. Anong ibig sabihin ng on-load? Kargado. Ha? Kargado pa, sir. Kargado ang? Ang tension ng debit ng ano. Ng? Ng? David Horn. Anong pangalan niyo nung nagsalita kanina do? Number. Number. 2. 2. Okay. So, okay. Ito ang ginagamit natin kapag bad weather condition. So, pag bad weather condition, kailangan mag-onload tayo kasi may malaki ang komplikasyon ng pagtanggal sa hook pagdating ng nasa dagat. Waterborne tayo. Pag nasa waterborne. So, kailan mo ibabagsak, coxswain? Kapag just in case, yan. Hmm? Pag ang weather is... Anong parte ng ano, wave? Crest. Okay. Ano yung crest? Ibig sabihin niya? Ang gitna ng... Sa gitna sa ng alon. Na gitna ng alon. Nang wave, sir. Balang baliktad yata. So, nasa tuktok ng alon yun. Yung crest. Di ba? Yung throw nasa ilalim, di ba? So sabi niyo nasa gitna ng alon, eh, hindi mo pwedeng sabihin na may gitna ka ng alon. So up and down lang yung alon yan sa baba mo. Okay? Okay. So
Pag nandito na, anong gagawin mo, Coxswain? Ikaw ang unang mag-discuss dyan. Ibababa, sir, yung ano, yung lifeboat through waterborne. Okay. Kung halimbawa, sa unload na tayo, anong next procedure mo? Discuss the procedure how you launch in unload release. Ikaw lang ang mag-discuss sa other na pagdating na sa waterborne. Okay. We natin ang embarkation ladder, tapos nung pumasok tayo dito, then na-ready na natin yung ano, yung passing ng seatbelt, tsaka nababa na natin. Ayaw ko yung intonation na nagtatanong ka. Gusto ko declaration. You declare what you are talking about to us. Relay. Napasok na natin yung ano, yung lifeboat, then nag-fasten seatbelt tayo. Okay. Then kailangan natin na mag-report sa control, okay. And then we sabi natin na kailangan 1 meter from the waterborne. Okay, good. Then cha-check natin yung weather kung maayos siya, then naka-unload tayo. Mm-hmm. Tapos noon, tsaka natin sasabihin ulit na ibaba na natin sa waterborne to release the David Cook. Ano nga, unload nga ang release natin ngayon. Ay, unload. Unload. Unload ang release natin. Discuss hanggang maka-unload release tayo. Engine. Yan ba muna? Sablay ka na muna yan. Pagpasok mo, okay na, ayos na yung, ano, yung release. Yung safety belt. Check mo yung drainage plug. Kung nagpa-function siya o hindi. Kung nandun man siya, ayaw, sorry, kasi naka-unload din. Check natin yung oil, yung sa may, yung orange. Anong orange? Red yata yan ah. Okay. So, anong tawag mo yan? Dipstick. Dipstick. Bagal, hindi ba dipstick? Tignan natin kung ano. Ang sunod, is. Ang sunod na, kung nasa minimum, anong sunod? Natiyak mo. Yes, bulb. Yung sa bulb, sir. Yung fuel bulb. Fuel bulb. Kung anong titignan lang? Kung paano nakabukas yan? Paano mo nakangat, sir? Yung nakangat? So, yung bukas mo nga na nakangat? Sarado yan, sir. Sarado yan. Yan yung nakabukas. Baliktad ka na naman. So, yan, bukas yan. Yan yung sarado. Okay, sarado. Sige, buksan muna, sir. So, yan ang bukas, sir. Hindi nakangat. Ha? Okay? Pag nakangat, close yan. So, next. And then lock the now, sige. Hindi ko kailangan yung mga lock yung mamaya. Yung pinaka-importante yung valve at saka yung pinion. Check ko yung ano, sir, yung rudder kung diretso. Okay, good. To port, start, hard port. Then to midship. And then to hard starboard. Okay. So ano? Then so, i-chip again. Okay. O ano pa? Ang mga dapat mo i-check? Yung ano, sir? Yung? Dire-diretso! Para kawawa yung apat o nag-antay. Ano? Ang sunod? Battery nga. Oh, anong check mo yung battery? Lagyan ko ng check ng bullpen na gano'n? Hindi, sir, kung naka-boot or naka-ano. Oh, anong nangyayari? Naka-observe, ibubuot natin ngayon. Okay, so anong position niya ngayon niya? Nasa baba. Then, hindi, anong position niya ngayon yung kasalukuyan yung battery mo? Naka-observe. Okay, so. So ilagay sa boot. So, pakilagay. Pakilagay mo doon. Or we will do it by remote control. Ah, sorry, to waterborne. So, then ibaba mo yung ano, yung door, yung sa taas. Punti. Kasi pag binira mo 'yan, pag umarya 'yan, tuloy-tuloy 'yan. Huwag kang hihinto hanggang marinig mo na nagano na sa tubig. Sige, go. Dalawang kamay. Nasaan yung gloves mo? PPE. Patay ka. Para bagsak yung mga procedure na ginagawa mo. Ano? Ano naman ginawa mo? Kakasabi ka, ka-instruct ko kanina.
kinadyud-kadyud mo na naman. Okay. Okay, copy. Okay. So, pag nandyan, ano, ulitin ko. Pag nandyan, ano nang gagawin mo? Waterborne na tayo. Kalimutan mo unload release, system. Ang gawin natin yung waterborne. Anong gagawin mo? Muna yung battery. Anong sunod muna? Tuloy mo. Tatanggalin na sa mga hook. Hook. O, paano pagtanggal? Sige, sabihin mo. Sir, ito. Sir. Hmm? Dito, tatanggalin. Tatanggalin. Pagtanggal mo yung dalawang pin na yan. Kasi bababa, sir. Yung mababa na naman. Hindi ka, wala ka talagang kadala-dala. Hindi, lahat. Magmula pag labas dito. Pagpasok pala. Upo kayo ho, relax. Magtinig ka sa mga pinagsasabi ng mga klase mo para may correct mo sarili mo. So, we're now going to check the main engine and... Una yung drain hose plugs. Doon. Yan ang una. At saka yung HRU na kung baka nagbabaha ka. Nagsasalita. We're now going to release the epidesan. Patay. Test mo muna yung engine mo. Wag mo na! Ano paano may test yung engine? Preheat sa... Patay ka na naman! Oh. Ano yung unang i-check mo muna bago ka mag-start ng engine? Battery, sir. Patay! Wala timon. Talaga. Zero kayo. Oh, timon. Iba yung timon, iba yung engine! Anak ng tete, anong gagawin mo sa throttle? Midship, sir. Anong midship? Walang midship sa throttle. Nandiyan sa neutral. Oh, check that new then throttle is in neutral and then preheat. Preheat. And oh, start yung ginagawa mo, hindi preheat 'yan. Alam ko 'yan. Oh, sabi ko na nga sa iyo eh. And then start. Okay. Start na. Okay. So tuloy-tuloy 'yan sa din situation, pero para ma-delete yung pinagsasabi mo, patayin ko. Oh!